Sa itaas ng isang bangin kung saan makikita ang emerald blue waters ng Mediterranean Sea, ay may isang lumang Portuguese monastery. Ang tanawin dito ay totoong makapigil hininga at tunay na kahanga-hanga. Pero meron lamang pong isang problema. Ang tangi pong paraan para makarating kayo doon sa tuktok nito ay ang isang matandang hinabing basket na nakatali sa isang lubid at inaangat ng isang matandang monghe. Isang araw, isang tourist guide at ang kanyang bisita ang papaalis na sa monastery. At pagsakay nila doon sa basket at pagbaba sa kanila ng monghe, ang tali po ay sumagi doon sa mga bato. Kabado pong nagtanong ang turista at ang kanyang sabi, "Gaano po ninyo kadalas pinapalitan ang lubid nitong basket?" Ang sagot naman ng guide, "Huwag po kayong mag-alala. Pinapalitan po namin ito sa tuwing ito'y napuputol." Alam niyo po mga kaibigan, gaya po ng nasa kwentong ito, libo-libo pong mga tao ang naglalagay ng kanilang mga sarili sa walang katiyakang sitwasyon pagdating po sa ating kalusugan. Gaya po nung lubid sa kwento, inaantay pa nilang humina ang kanilang kalusugan at saka pa lamang ito hahanapan ng solusyon. Kung kailan, huli na ang lahat, di po ba? Ang nasira po nating kalusugan ay hindi gaano kadaling palitan, gaya ng isang bumigay o naputol na lubid. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa tsansa. Ito po ay tungkol sa pagpili at pagsunod sa mga batas ng kalikasan. Si Dr. Burslow ng University of California, Los Angeles ay nagsagawa po ng isang napakahalagang research sa loob ng 9 taon. Nagtanong siya sa 7,000 mga tao ng 7 mga katanungan patungkol sa mga kaugaliang pangkalusugan at inobserbahan po ang mga pasyenteng ito. Pagkatapos po, kanyang pinaghambing ang mga taong may mabuting health practices at yung mga taong mayroong poor lifestyle. Narito po at isi-share ko sa inyo ang 7 tanong na kanyang itinanong. Number 1, ikaw ba'y naninigarilyo? Number 2, ikaw ba ay umiinom ng alak? At kung oo, gaano kadalas? Number 3, mayroon ka bang regular na exercise? Number 4, ilang oras kadalasan ang tulog mo tuwing gabi? Number 5, ilan ang iyong timbang? Number 6, regular ka bang kumakain ng agahan? At ang panghuli, number 7, regular ka bang nagmemeryenda sa pagitan ng pagkain? Ang mga matapat po na sumusunod sa mabuting kaugalian sa kalusugan na nag-uugnay sa 7 tanong na ito ay natuklasang namumuhay ng average po na 11 and a half years. Mas mahaba po ang kanilang buhay kaysa sa mga hindi. So, tanong ko po ngayong gabing ito sa lahat sa inyo na nakikinig. Gusto mo bang madagdagan pa ng 11 and a half years ang iyong buhay? Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay magtuturo sa ating lahat kung paano madaragdagan ang mga taon ng ating buhay. At hindi po basta mga taon, kung hindi masasaya at malulusog na mga taon. Marami pong mga tao ang nagugulat na matutunan na ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa atin pong mga kalusugan at sa kaligayahan na narito sa atin ngayon. Sa aklat po ng Juan, sulat ni Juan, 3 sulat ni Juan, 2, ganito po ang sabi ng Biblia. "Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan
kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Hesus sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais po ng ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng masaya at malusog na buhay. At nais niya tayong mamuhay ng may kabuluhan. Tama po, mga kaibigan. Hindi lamang po interesado ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay sa makalangit na tahanan. Nais din po niya tayong mamuhay ng may lubos na kasiyahan at kalusugan dito po, ngayon, now, sa lupang ito. Tandaan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Isang Diyos na naglalang sa atin para makipagrelasyon sa Kanya. Araw-araw ay nais po niyang magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at bukas na mga puso upang siya'y makapagsalita sa atin at mas lalo pa natin siyang makilala. Mayroon pong ilang mga prinsipyo ang Diyos tungkol sa kalusugan. Nang ihatid ng Diyos ang bayan ng Israel palabas sa lupang Ehipto, pinaalalahanan sila sa ilang napakahalagang mga prinsipyo para sa malusog na pamumuhay. Ang sabi po ng Diyos sa Exodo 15:26, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang aking tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sinabi din po niya sa Exodo 23:25 ang ganito, inyong sambahin ang Panginoon ninyong Diyos, at aking pagpapalain ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Nakita nyo ba at nakuha nyo ba, mga kaibigan, ang kahalagahan ng mga talatang ito? Na kung susundin natin ang mga tagubilin ng Diyos, mababaligtad ang epekto ng sakit. Walang katumbas ang impormasyong ito. Ito ay isang kahanga-hangang pangako. Well, maaaring merong magsabi, ang mga pagkakasakit noon ay hindi kasing nakamamatay at komplikado katulad ngayon. Ito, mga kaibigan po, ay mali. Alam niyo po, merong isang team ng mga specialist mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtipo noong 1975. Ang kanilang tanging layunin ay magsagawa ng autopsy sa mga Egyptian mummies sa Museum of Medicine and Health ng Manchester, England. Ang mga mummies po ay mula pa noong 1900 BC. At ang findings po nila ay totoong kahanga-hanga. Ang natuklasan po nila ay ang mga sinaunang Egyptians ay nakaranas ng maraming pagkakasakit na karaniwan din sa modernong mga tao ngayon. Gaya po halimbawa, heart disease, cancer, vascular diseases, at arthritis. Bagaman ang Egypt ay isang educational at cultural center ng mundo noong mga panahon ni Moises, ang medical knowledge nito at mga panggagamot ay katulad na katulad lamang ng mga medieval witch doctor. Noon pong 1552 BC, hindi matagal na panahon bago ipanganak si Moises. Isang kilalang medical book ang naisulat sa Egypt na tinatawag na Papyrus Evers. Sa aklat na ito ay nakalista ang mga panggagamot sa ilang mga sakit, impeksyon, aksidente,
At maaaring napakakakaunti ang gugustuhin na gamitin ang mga ito. Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Moises ay tinuruan ng lahat ng karunungan ng mga Ehipto. Ayon po sa Gawa 7:22, ang kanya pong mga sulat ay naglalaman ng mga tagubilin patungkol sa kalinisan, quarantine, personal hygiene at nutrisyon. Subalit inyong mapapansin na sa anumang paraan, wala sa mga kinikilalang panggagamot ng mga Egyptian mula sa papyrus Evers ang nakapasok sa Biblia. Paano ito nalaman ni Moises? Saan niya nakuha ang mga kahangahang prinsipyo sa kalusugan at mga tagubilin? Kaibigan, ito po ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo ng ating katawan. Alam niya kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasakit at paano mapapanatili ang ating mga katawan sa pinakamaganda nitong magagawa. Maari mong isipin kung ano ang mangyayari kung ang may-ari ng isang mamahaling sports car ay hindi binasa ang manual o sumunod sa maintenance schedule. Matapos itong i-drive na hindi nag-change oil o hindi chine-check ang mga gulong, maiisip mong malaki ang babayaran ng may-ari sa sira nito at sa repair. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang original food na plano ng Panginoon. Bagamat karamihan sa atin ay hindi magpapabaya sa pag-aalaga ng mga mamahaling sasakyan, iniingatan ba natin ang kamangha-manghang katawan na ibinigay sa atin ng Diyos? Kung babalik po tayo sa ardin ng Eden, pabalik sa paglalang, mapapansin natin kung paano po ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang lahat na kinakailangan para sa kalusugan. Bago pa dumating ang kasalanan sa karanasan ng tao, binigyan na po ng Diyos si Eva at si Adan ng isang perpektong pagkain na magpapalakas at magpapalago sa kanilang kalusugan. Ganito po ang sabi sa Genesis 1:29. Ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kanin. Sa simple pong salita, binigyan sila ng pagkain na prutas, butil at mani. Matapos na sila'y magkasala, idinagdag ng Diyos ang mga gulay na kanilang pagkain. Ayon po sa Genesis 3:18. Ganito po ang sabi, ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Mga prutas, butil, mani at gulay ang pagkain ng lahi ng tao hanggang sa panahon ng pagbaha. Sapat na ba ito? Opo. Isa sa alang-alang ang katotohanan na sa pagkain ito, ang mga tao ay nabuhay sa loob ng daan-daang mga taon. Alam niyo po ang pinakamatandang tao sa Biblia na naitala ay walang iba kung hindi si Methuselah. Sa Genesis 5:27, ganito po ang sabi, lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya ay namatay. Pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noe, mabilis na nabawasan ang haba ng buhay ng tao. Ang anak po ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 years. Ang kanyang apo po ay 239 years at ang kanyang apo sa tuhod ay 175 years. Sa panahon po ni Haring David, ang average po na haba ng buhay ng tao ay nabawasan hanggang 70 years. Ito'y mabilis ang pagbagsak. Ang tanong natin, ano ang naging dahilan ng pagbawas ng haba ng buhay ng tao? Ang halaman dito po sa lupa ay naging limitado dahil po sa baha. Naubos ang supply ng pagkain ni Noe matapos silang mamuhay ng kanyang pamilya sa loob ng lagpas na 1 taon pagkatapos ng baha. Sa panahong ito, pinayagan po pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop
At tandaan po natin, hindi lahat ng hayop ay itinuturing na mabuting kainin ng tao. Mayroon na pong ginawang pagkakaiba sa mga malinis at mga maruruming mga hayop. Tandaan po natin, binigyan ng Diyos si Noe ng tagubilin sa pagkuha ng mga hayop sa arka at ilan sa mga ito. Ang sabi po sa Genesis 7:2 ay ganito. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Pansinin po ninyo mga kaibigan, maliwanag, alam na po ni Noe sa panahon niya kung anong mga hayop ang itinuturing na malinis at madumi. At sa paglipas ng mga panahon, nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng Ehipto, nagbigay siya ng mga prinsipyo sa pagkain para po maingatan ang kanilang kalusugan at para mamuhay ng mahabang panahon. Itinatala po ng Biblia kung papaanong malinaw, napakalinaw na makikilala kung anong hayop ang pupwede at hindi dapat kainin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At bawat hayop na may hati sa paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gusto ko pong pansinin ninyo mga kaibigan, kung gaano po kasimpleng matatandaan ang mga definisyong ito. At ito ay 2 bagay lamang. Ang malinis na hayop, una, mayroong hati ang paa. At pangalawa, ito ay ngumunguya. Binanggit din po dito sa Deuteronomio 14:4-6 ang ilan sa mga hayop na malinis. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ang malaking usa, at ang maliliit na usa, at ang malalaking usa, at ang maiilap na kambing. Ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. At bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ganun din po, binabanggit din po ng Biblia ang ilang maruruming mga hayop na karaniwang kinakain sa ngayon. Ayon po sa Deuteronomio 14:7-8. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. Kaya nga po mga kaibigan, napakaliwanag na ang isang hayop ay dapat may hati ang paa at ngumunguya para maituring na malinis. Sangayon po sa salita ng Diyos, hindi sapat na meron lamang hati ang paa, ngunit hindi naman ngumunguya. Dapat ay pareho magkasama. Gaya halimbawa, pasintabi po sa ilan sa mga nakikinig. Halimbawa po, ang baboy. Ang baboy po may hati ang paa. Subalit, mapapansin nyo, hindi ito ngumunguya. Siya ay ngumangasab. Ang Biblia po sa katunayan ay talagang idinidiin ito. Pansinin po ninyo sa Leviticus 11:7-8. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya. Ito'y marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin
ang kanilang laman, huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Pasintabi po muli, mga kaibigan. Gusto ko lang pong itong i-share sa inyo para atin pong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon po, sa mga nagsipag-aral, mananaliksik, ang baboy po ay tinatawag na scavengers sapagkat kadalasan ang kanila pong kinakain ay mga basura, panis na pagkain o mga bagay na hindi kinakain ng mga hayop. At ang kanila pong digestive system ay hindi sinasala at pinipigilan ang maruruming bagay na pumapasok dito. Kaya ito'y nagiging bahagi ng kanilang laman. Bukod pa po rito, ay natuklasan din na ang laman ng baboy ay kadalasang may infeksyon na tinatawag na trichina larvae o yung maliliit na mga bulati. Na kapag ang isang tao ay kumain nito, ang bulate ay pumapasok sa intestinal walls, nagsisimulang dumami at nadadala ito sa pamamagitan ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis na sakit ay totoo pong nakamamatay. Kaibigan, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil alam po ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. At mula sa kanyang kahanga-hangang pagmamahal sa atin, sinabihan niya tayong huwag kumain ng mga bagay na ito. Tandaan natin, mga kaibigan, alam po ng Diyos kung anong mga hayop ang mabuti sa ating kalusugan at kung ano ang delikado para sa atin na maaaring magdulot po ng pagkakasakit. Pansinin po ninyo, sinasabi po sa Awit 84:11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang ilang mga pagkain dahil ito ay pinagkakait sa atin ng isang bagay na masarap. Kung hindi, ito ay kanyang ipinagbabawal sapagkat ang mga pagkain ito ay makakasama sa ating mga kalusugan. Ngayon, pagdating naman po sa mga isda, natapos na po tayo sa mga hayop, ang Diyos po ay nagbigay din ng tagubilin pagdating sa mga pagkaing isda. Ang sabi po sa Deuteronomio 14:9-10, lahat ng mga ito na nasa tubig, maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Pansinin niyo po, mga kaibigan, di po ba napakasimple? Hindi tayo malilito. Meron lamang tagubili ng Diyos tungkol sa mga isda. Pansinin muli ang dalawang palatandaan. Una, kapag ka mayroong kaliskis, at pangalawa, kapag ka mayroong palikpik, malinis itong isda. Po, pwede nating kainin. Ito po ay kamangha-mangha sapagkat ito po ay pinapatunayan ng siyensya. Si Dr. Bruce Halstad ng Loma Linda University ay hinilingan po ng US government na magsagawa ng research para sa mga military. At ang gusto ng military ay magbigay ng pagpatnubay sa mga na-instranded na mga kawal sa mga liblib na lugar para malaman nila kung anong mga isda ang ligtas na kainin para sa survival at ano ang mga nakalalasong isda. Ito po ang nangyari nang matapos na ang lahat ng research. Sangayon po sa konklusyon ni Dr. Halstead, ang pinaka-the best na gawing panuntunan o guide ng mga military para malaman ang malinis at maruming isda ay ang kaparehong prinsipyong ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas. 3,500 years ang nakalilipas. Mayroong kaliskis at mayroong palikpik,
malinis, pwedeng kainin. Kapag ka mayroong kaliskis, pero walang palikpik, hindi po pwedeng kainin, hindi makabubuti sa ating kalusugan. Tunay nga po, mga kaibigan, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Ngayon, pagkatapos ng hayop, pagkatapos ng isda, ay sa mga ibon naman, ang Biblia din po ay nagbigay ng mas higit pang mahalagang informasyon at kasama sa mga tagubilin ang pagtungkol sa mga ibon. Pansinin ninyo sa Deuteronomio 14, 11 at 12. Ganito po ang sabi ng Biblia. Maaari ninyong kainin ang lahat ng mga ibong malilinis. Ngunit ang mga ito ay hindi ninyo dapat kainin. Ang agila, ang buitre, at ang buitring itim. Ganito naman po ang sinasabi sa Deuteronomio 14:19. Lahat ng mga may pakpak na gumagapang ay marumi sa inyo. Huwag ninyong kainin ang mga ito. So, madali lang po nating malaman kung ano ang pupwede at hindi pwedeng kainin sa mga ibon. Okay? Now, pansinin naman natin ang binabanggit ng Biblia tungkol po sa pagkain ng dugo. Ang Biblia ay malayong nauna sa ibang mga tagubilin pagdating sa pagkain, tandaan po natin. Bago po nalaman ng siyensya ang lahat tungkol sa nutrisyon at karamdaman, nagbigay na ang Diyos sa kanyang bayan ng kahangahangang kapakinabangan dahil kanila nang naiiwasan ng mga pagkain na magdudulot ng malubhang pagkakasakit. Pansinin po ninyo sa Leviticus 3:7. Ganito po ang sinasabi. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong lahi, sa lahat ng iyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. O mga kaibigan, pasintabi pong muli sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Gusto ko po ito'y maging maliwanag po sa inyo. Ang pagkain po ng dugo at taba ay ipinagbabawal po sa salita ng Diyos. Ito po ay nagpapakita sa atin ng pangangailangan ng natatanging paghahanda ng karne. Isang bagay na ginagawa pa rin ngayon ng mga tinatawag na Orthodox Jews. Sa loob ng ilang taon, akala ng tao na ang utos na ito patungkol sa dugo at taba ay pang-seremonya lamang. Sa tulong ng mga makabagong pananaliksik ay nakumpirma na may karunungan ito na mula sa utos po ng Diyos. Alam po natin na ang dugo ay siyang tagapagdala ng mga karumihan, ng mga hormones, viruses, cellular waste sa ating katawan. Maraming sakit ang maaaring madala at dumaloy sa pamamagitan ng dugo. At ang mga highly saturated fats na tinatawag, gaya ng makikita sa karne, ay nagdudulot po ng pagtaas ng cholesterol level kapag kinakain. Ito po ay pangunahing bagay ng pagkakaroon ng tinatawag nating vascular at heart diseases. Alam na natin kung gaanong karaming pagkakasakit ang maaari po sanang maiwasan kung atin lang pagtitiwalaan ang ating manlalalang at pagpapasya kung anong pinakamabuting kainin. Pansinin po natin, halimbawang kayo ay nahihilo at feeling nyo tumataas ang inyong presyon, pupunta kayo sa doktor, magpapatingin kayo sa manggagamot. At natuklasan niya na kayo nga ay mataas ang presyon, may sakit kayo sa puso, sasabihin sa atin, huwag ka munang kumain ng mga
matataba. Masama yan sa iyo. So, alam na po natin ang pinagmumulan ng mga bagay na yan. Ngayon, kailangan din po natin ang exercise maliban sa pagkain. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bagay para magkaroon ng mahabang buhay at maiwasan ang maagang kamatayan ay ang kailangan nating mag-exercise. Sa panukala po ng Diyos, sa sangkatauhan, ang panukala niya tayo maging active at productive. Sa Genesis 2:15 po, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos po na magkasala si Adan at Eva, sinabi ng Diyos sa kanila na ang kanilang gawain ay mas mangangailangan ng physical na paggawa. Sa Genesis 3:19, ganito po ang sabi ng Diyos. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan kita kinuha, ikaw ay alabok at sa alubok babalik. Ang pag-eersisyo po ay nagsasanggalang sa katawan mula sa pagkakasakit at humahadlang sa panghihina nito. Ito po ay nagpapalakas ng ating mga puso at ng ating baga at nagpapabuti sa sirkulasyon ng ating dugo. At ito ang nagdadala ng oxygen, nutrisyon sa bawat parte po ng ating katawan. Sa pasimula, nagbigay po ang Diyos ng magagamit na kapakipakinabang para mapanatiling malakas at malusog ang katawan. At sa hanggang ngayon, ito pa rin po ang kanyang plano sa atin. Tayo'y maging aktibo at palaging nage-exercise. Sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, lahat halos ng mga tao, aware na po tayo sa kahalagahan ng exercise. Any form of exercise na babagay po sa inyo ay mabuti. Kinakailangan tayo'y magkaroon ng tinatawag na daily exercise. Bakit pinapangalagaan ng Diyos ang ating katawan? Ito po ang tanong na nais kong maging maliwanag po sa atin. Ang sagot po kung bakit mahalaga ang ating physical na kalusugan sa Diyos, matatagpuan po sa bagong tipan sa 1 Korinto 6:19 at 20. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tunay po, mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po ay para sa Diyos. Hindi lamang dahil siya ang lumalang sa atin, kundi dahil tayo'y kanyang tinubos. Ang halaga na ibinayad po sa atin ng ating Diyos para sa ating katubusan ay ang buhay ng sarili niyang anak doon sa Kalbaryo. Tayo pong lahat ay napakahalaga sa Diyos. At ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya po ang pagkakaroon natin ng Espiritu ng Diyos ay nakadepende sa kalusugan ng ating mga pangangatawan. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa 1 Korinto 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So maliwanag po na ating makikita na kapag kaalam natin ang mga bagay na ito, magiging mas maingat po tayo at iiwas sa anumang makakasira at makakarumi
sa ating mga katawan. Nais po ng mapagmahal na Diyos na mamuhay kasama natin hanggang sa walang hanggan, at alam niyang ito'y may malapit na koneksyon sa atin pong mga katawan. Ayaw niya tayong masira sa wakas. Ngunit gusto niyang tayo po'y mamuhay magpakailanman. Makinig po sa kanyang babala. At kung ano ang mangyayari kung iwawaksin natin ang tungkuling ito. Ganito po ang sabi sa 1 Corinto 3:17. Kung ang sino man ay magtangkang gumibat sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Pansinin po natin, mga kaibigan, ang atin pong katawang ito na binigay po sa atin ng Diyos ay ang templo ng Diyos. Kaya nais niyang ito ay ating maingatang malinis. Ngayon, pasintabi po sa ilan sa inyong muli na mga nanonood at nakikinig. Pagdating naman po sa mga inuming nakalalasing o alak o alkohol, ang paglalasing po ay isa sa mga gawain na nakalista. Ang alcoholism ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa kalusugan sa buong mundo. 1/3 po sa lahat ng mga aksidente sa sasakyan, sangayon po sa statistics, ay dahil sa ang nagmamaneho ay nakainom o lasing. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dito? Sa Kawikaan 20:1, ganito po ang sabi. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang maliligaw nito ay hindi matalino. Sa Kawikaan 23:31-33 ay muling sinasabi, huwag kang tumingin sa alak kapag ka ito ay mapula. Kapag ka nagbibigay ang kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay nakakakita ng mga kakatwang mga bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Alam niyo po, mga kaibigan, sangayon po sa pag-aaral ng siyensya, ang pag-inom po ng alak o alkohol ay nagdudulot ng pagbubuo ng taba sa atin pong mga atay o yung tinatawag nating liver. At mas malaki po ang tsansa na mamatay dahil sa tinatawag na liver cirrhosis. Tandaan po natin na ang buhay ay napapaikli ng halos 12 years on average. At ayon sa bagong statistics, isa po sa bawat 10 tao na nagsimula lamang sa pagtikim ay nagiging alcoholic. Ulitin ko po, sangayon po sa pag-aaral, yun pong pagiging alcoholic, nagsisimula lamang sa pagtikim-tikim ng paunti-unti. Kasi po, mayroong nagsasabi, Pastor Parulan, tikim lang naman kaunti. Okay? Mayroon pong panganib. At yan po yung sinasabi sa atin ng siyensya. Pero po, para sa atin pong mga Kristiyano, ang pag-inom po ng nakalalasing na inumin ay may higit pang ibinubunga. Kailangan po ng mga Kristiyano ang buong paggamit ng isipan para maiwasan ang mga tukso. Hindi nila gustong mapinsala ang paghusga o judgment o pagkontrol ng kanilang abilidad na kilalanin kung ano ang mabuti at ang masama. Susunod, paninigarilo naman yung smoking. Ulitin ko po, pasintabi ulit sa iba. Maaaring ito ay inyong practice, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Maraming karaniwang gawain ang lubhang nakasisira po sa ating kalusugan. Katulad po ng paninigarilyo.
Alam niyo po bang mayroong 100% tsansa na mamatay mula sa lung cancer kaysa sa mga hindi kailanman naninigarilyo? At hindi lamang cancer ang ikinamamatay ng mga naninigarilyo. Sila rin ay may 103% na higit na tsansang mamatay sa heart disease kaysa sa mga hindi kailanman nanigarilyo ng regular. Dagdag pa dito, higit sa 3 milyon na ang na-diagnose na may emphysema sa United States pa lamang. Meron pong libu-libong namamatay kada taon dahil dito. Ang paninigarilyo po ay nagiging sanhi ng pagtigas ng mga arteries ng ating mga puso at pagdami ng mapanganib na heart attack at stroke. Ito po rin po ay nagpapababa ng oxygen sa utak at isa sa mga dahilan kung bakit napapadali ang pagkakaroon ng dementia or senility o pagiging ulyanin. Lahat po ay nasabihan na halos kalahating milyong mga tao ang namamatay kada taon dahil lamang sa paninigarilyo. Huwag pong sasama ang inyong loob sa akin, sa inyong lingkod. Gusto ko lamang po itong i-share sa inyo. Ito po yung mga proven na ng ating siyensya sa mga panahon ngayon. Ang mga masamang epekto ng mga bagay na ito. Susunod, yung pong tinatawag nating caffeine. Kung may kakilala po kayong kailangan pang mabilis na magtago sa isang silid para po mag-inject ng caffeine sa kanyang ugat bawat ilang oras, tatawagin mo siyang isang adik. Pero alam niyo po ba, ngayon, milyon-milyon ang naa-adik sa caffeine na masusumpangan po natin sa mga inuming may cola at coffee, tea at energy drinks. Ito po ang sabi ng isang doktor na dalubhasa, si Dr. Harold Schock. Sa kanyang aklat na You and Your Health, Volume 1, page 413. Ang caffeine, ang droga na nasa kape, ay inuuri ng mga aklat-aralin bilang parehong stimulant at lason. Ang lahat ng mga inuming ito ay nauugnay sa sakit sa puso, neurological disorders at cancer sa pantog. Mas matatamasa po natin ng maayos na kalusugan kung pipiliin nating mamuhay ng natural nang walang mga ganitong tinatawag na stimulant. Ito, ang susunod po, para po sa lahat ito, overweight. Siyempre, maaari rin nating masira ang ating mga katawan dahil sa pagkain ng sobra. Kahit na sa mga bagay na mabuti para sa atin. Tandaan po natin, ang sobra sa timbang ay nagdadawit ng maraming mga pagkakasakit ngayon. Again, ganito po ang sabi ni Dr. Schock tungkol dito sa page 395 ng kanyang aklat. May nakapagtantiya na bawat libra o isang pound ng taba sa katawan ay nangangailangan ng 2/3 milya o 2/3 miles ng bagong daluyan ng dugo. Ang pagtaas po ng panganib sa ilang mga sakit ay iniuugnay sa labis na timbang ng katawan. Tunay nga po na maraming mabubuting dahilan para alagaan natin pag-ingatan ng ating mga kalusugan. Ngunit, higit sa lahat, ibinahagi po ng Diyos napakaraming prinsipyo sa kalusugan sa kanyang salita dahil mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang alagaan natin ang atin pong katawan para matamasa natin ang kapunuan ng buhay. Nais niyang tayo maging responsible, mabubuti at masasayang mga tao. Nais niyang tayo po'y magkaroon ng isang masaganang buhay. At ito ay magagawa natin kung susunod tayo sa tagubilin po ng Diyos. Marahil, ang pinakamagandang prinsipyo sa kalusugan
ay ang espesyal na nilikha ng Diyos para sa atin pong mga tao. Ang kapahingahan o rest. Matapos pong likhain ng mundo sa loob ng 6 na araw, ang Diyos po ay nagpahinga sa 7. Hindi dahil sa siya'y napagod, subalit dahil nais niyang tayo magkaroon ng 7th araw ng kapahingahan at pagpapanibago. Matapos ang matinding panahon ng paglilingkod sa mga tao, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Marcos 6:31, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Gaya po ng mga alagad na nangangailangan ng kapahingahan, gayon din po tayo ngayon. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa atin ang araw ng Sabat. Dahil alam po ng Diyos na kailangan nating ipahinga ang ating mga isipan mula sa mga stress at hamon ng ating mga trabaho, tsaka yung mga regular na gawain sa buong sanglinggo. Magkaroon ng panahon para sa Kanya at para po sa ating pamilya. Ang Sabat po ay tanging regalo ng Diyos sa atin. At ito'y isa sa mga paraan upang tayo'y magkaroon ng malusog at maligayang buhay. Oo, kaibigan, nais po ng Diyos na mamuhay tayong masagana kahit na sa mundong ito at mahandang mamuhay sa bagong lupa kung saan hindi na tayo magkakaroon ng pagkakasakit kailanman. Maaring sabihin po ng ilan, napakagandang pakinggan niyan. Pero may ilan pa rin akong mga nakagawian na hindi ko na mapigilan. Tunay po ang inyong sinabi. Dahil totoo pong mahirap na baguhin yung nakasanayan natin na mga pagkain, na mga inumin, at paraan ng pamumuhay. Ngunit gusto ko po na kung ito ang inyong nararamdaman, mayroon po akong balita para sa inyo ngayon. Hindi po tayo hinihilingan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya tayo tutulungan o hindi natin magaganap. Hindi po niya inaasahang gawin natin ito ng mag-isa. Sa katunayan, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 15:5. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Sa sarili nating kalakasan ay hindi natin kayang panagumpayan ang mga masasama nating kinagawian. Ang atin pong tagapagligtas ay lagi pong nariyan, nag-aantay na tayo po ay tulungan. Nadiskubre po ito ni Apostol Pablo. Ito ang kanyang sikreto na sinasabi sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ang pagbabago po sa mga dating nakakaadik na mga nakagawian ay maaaring hindi palaging madali. Subalit, tandaan po natin, ito po'y posible sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Anumang kagawian ang pinaglalabanan mo ngayon, kaibigan, kaya kang palayain ng Diyos sapagkat mahal Kanya. Si Juan ay naadik sa marami pong bagay. Subalit nang siya po ay naging adik sa powder na cocaine, dumating po sa pinakamababang bahagi ang kanyang karanasan sa buhay. Siya ay nabankrupt morally, social, at physical. Kaya siya ay nagsimulang humingi ng tulong. Subalit, matapos ang 3 taong magkakaibang rehabilitation centers at programs ang kanyang pinasukan, siya pa rin ay walang magawang adik. Hindi niya makayanang baliin ang mga dating masamang gawi. Ngunit isang araw, na ipakilala siya kay Jesus. Natutunan niya na kahit siya ay adik, mahal siya ni Jesus.
sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ni Jesus. Nagtamo siya ng tagumpay sa mga gawi na umaalipin po sa kanya. Ang sabi niya, kung kaya akong iligtas ni Jesus, kaya ka rin niyang tulungan na mapanagumpayan ang iyong masasamang gawi. Habang ikaw ay nabubuhay, mayroong pag-asa kay Jesus. Mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais po niyang tayo'y maging malusog sa espiritual, emotional, at physical nating kabuhayan. Maaring meron tayong masasamang gawi sa ating buhay na ating pinagsisikapang mapanagumpayan. Maaring ito ay isang addiction, maaring pagkain o pag-uugali. Ito ay maaring isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Ngunit, tandaan mo, alam ito ni Jesus at nauunawaan kanya. Ano man ang temptasyon o gawain na nagiging kahinaan, mababago mo ito sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Maaari kang magkaroon ng mas masaganang buhay na inilaan niya para sa iyo ngayon. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto niyang magkaroon ka ng masaganang buhay. Dahilan ito upang ibigay niya ang mga prinsipyo ng kalusugan mula sa kanyang banal na aklat. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo. Nais niyang pumasok sa iyong buhay at bigyan ka ng kalakasan na makapamuhay ng malusog at masaya. Ngayon na ang panahon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, Ama naming nasa mga langit. Minsan pa ay nais naming magpasalamat dahilan sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Ninais mo na kami ay mabuhay ng malusog at masaya. Narinig po namin ang iyong aral tungkol sa kalusugan. Dakilang Diyos, nais po naming unang humingi ng patawad sa aming pagkukulang sa nakaraan. Napabayaan po namin ang aming mga kalusugan. Ngunit ngayon, sa pagkaalam po namin ng iyong mga batas ng kalusugan, nais po naming tanggapin ang iyong iniaalok na pag-ibig, kalusugan sa iyong pag-ibig. Nais ko po, Panginoong, ilapit sa iyo ang aking mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Kayo pong nakakakilala sa kanila ngayon. Sa kanila pong mga pinagdaraanan, o makapangyarihang Diyos, maari po bang kayo ang magpalakas sa kanila upang sila'y magtagumpay sa anumang kahinaan, sa anumang bagay na nagiging sagabal upang sila ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Maaring sa pagkain, sa pag-inom, sa exercise, o dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sangayon sa inyong pangako. Magtatamo kami ng kalayaan dahilan sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyong napakabuting malasakit sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.